Hindi kaya ng resistensya. May dagdag siyo, Stan. Kang Alex. Actually, itong pag-aasawa ng sobra sa isa, itong hilig ko eh. Alhamdulillah. At saka, sa Islam, pinapahintulutan ang pag-aasawa ng dalawa, tatlo, pero bihira lang na Muslim na nag-aasawa ng dalawa, tatlo. Out of ten, ha? Buti kung may isang nag-aasawa na dalawa. Pero sa Kristiyano, bawal. Bawal ang pag-aasawa ng dalawa, pero halos lahat ng Kristiyano may extra. Ay, maghanap kayo ng pulis, maghanap kayo ng mga pastor, o maghanap kayo ng... Halos nakaupo dito. Nakaupo dito, yung mga lalaki dito, Kristiyano, yung mga Kristiyano nakaupo, ay lapit ang taas ng paningin. Ha? Pag may dumadaan na dalaga, hindi dalaga, basta magandang katawan, kahit may asawa, ang talas ng paningin. Bakit? Sabi, isa lang asawa. Eh, kung isa lang asawa, huwag ka nang titingin sa iba. Bakit tumitingin ka pa? Pag magandang ang puwet, ang sinusundan pa sa mga tao. Pag magandang harapan, sinusundan, oh. Pagtingin, sabi, asawa, isa lang ang asawa. Kung isa lang asawa, if you only contented with one wife, don't look another women. Kasi nung malingan yun eh. I will marry only one. Pero kung may kakita ng babae kahit may asawa, naku, sinusundan. Ay, mga babae, dalaga. Yun, magaganda, dumadaan. May asawa ngayon, tingnan nyo. Mga Kristiyano ng mga may asawa, titingin din yun. Sabi lang, isa lang asawa. If you are a Christian and you are contented only of having one wife, don't look another women. If you are looking another women, meaning you are not contented. Hindi ka contento. Mag-Muslim na lang. Klaro pa. Dalawa, tatlo, apat. Di po ba? Sinungaling yun eh. Yung lalaki na sabi niya, contento ako sa isang asawa. If there is one man will say, I am contented to have my only one wife, yan ang number na sinungaling. Number na sinungaling. Kung ako ang dalaga niya, no? Marinig ko ganyang lalaki, yayakapin ko yan eh. Tingnan natin kung asawang mo lang minamahal. Yayakapin niya ng babae na 666 eh. You only love your wife, you don't love another woman. Kung ako ang babae, hahalikan ko yan eh. Titingnan natin. So, pero ang mga hipokrito, no? Mga hipokrito ba? Hypocrisy. Gusto ng isa lang daw asawa, pero tumitingin pa. Ang tagal pa umuwi sa trabaho, dito hanggang maggabi, nandito. Para, bakit? Para tumitingin ng babae. So, kung if you are contented only of one wife, then don't look at another women. If you are looking another women, meaning mag-Muslim ka na lang. Dahil sa Muslim, pwede mag-asawa dalawa, tatlo, apat. Masyala, napagagandang sagot po ng ating Ustad. Iyon po, kababayan, naway nakapagbigay binaw sa inyo. Nasa pananampalatayang Islam po ay pinapahintulutan lamang hanggang apat. Ayon sa pahayag na ninyo, Ustad, solusyon pala. Kung ikaw lang mga patingin-tingin, ay mag-Muslim ka na lang. Kasi hindi ka patingin-tingin. Kung makukompleto yung tingin mo. Di ba, Ustad? So, sabi nga ni Kristo, sa mga Kristiyano, kung patingin-tingin daw kayo sa mga hindi niyo asawa, lulugitin daw yung mata niyo. Kung nandito ka si Kristo, maraming gulat dito ng mga nanonood. Diba? Okay, dagdag tanong mga kababayan, mga kapatid, habang umiinit ang ating may t-shirt dito sa Bone Shampoo programa. Baka bro, may gustong sabon at shampoo? Ah, inshallah, wala. Inshallah. Meron. May shampoo dyan. Meron. So, dagdag tanong po kapatid, may t-shirt dito? Meron. Inshallah. Tingnan mo muna yung size niya, baka hindi hindi siya ka-size. Kapatid. Sino po may dagdag tanong sa atin, kapatid? Kung ano mga katanungan natin patungkol sa Islam, wala pong problema at ating sasagutin ito, inshallah. Ikaw, kapatid, magandang hapon. Islam, asa po ka sa Pinas? Pangasinan, masyaala, mayroon ng mga kapalitin ay yung center. Marami na, masyaala. Baka may tanong kayo, sir. Gusto nyo hindi namin. Nandito tayo sa programa. Baka, kasi pag nagtanong tayo, baka makapag-benefits din yung ibang mga non-Muslim sa katanungan nyo, masyaala.
Anong tanong natin, sir? Ano ba pangalan mo? Alvin, masyala. Magandang pangalan. Sikat yan na, Alvin. Patrimonya. Masyala. Ano pang dagdag mong katanungan? Masyala. Kung naiisip lang natin sa puso at isipan. Regarding what? Dawa for Philippines. Yeah, you know Filipino. Yani teaching about Islam? Yeah, teaching Dawa. Dawa, yeah. Informing about what is Islam. That's it. That's it. Yeah. Only that. Because my mother-in-law Filipino. Aywa. So I will bring her. You bring here, but not here. That center. In the Fanar. Yeah, the women section. They will get female also there? Yeah, we're not allowed to Dawa to girl. We have women section, they will... Yeah, there is female, I mean. Yeah. Okay. Thank you. Okay. Ano yung tanong? So, iklaro, napakagandang tanong, kapatid. Andito, i-explain nyo, Ustad. Magkapariyo lang daw, Ustad, yung... Ipuntahan ko na lang aso doon ano. Magkapareho daw Kristiyano sa Muslim, isa lang ang Diyos. Hawakan mo na. Diyan po, parating ating Ustad. Inshallah dito si Ustad para kasi may pinlapin niyo yung usapan. Di ba Ustad? Kasi magkapareho din yung pananampalataya na, nagsasamba tayo sa taas. Pero tinanong ko si brother, dapat si Kristo hindi natin sambahin kasi sa taas lang. Pero pareho lang. Parehas ka rin siya. Manungin mo siya ulit siya. Maganda, lumapit na lang ako dahil ang sound mas maganda dito. Pareho man lang. Takbo-takbo ka lang. Di ba? So, ang Diyos po namin brother, pag sinabi mo na pareho lang, ang Diyos namin ay hindi namatay. Ang Diyos po ba ninyo ay hindi namatay? No, siyempre. Kasi nakalagay sa Bible po. Dapat hindi namatay ang Diyos. Hindi namatay ang Diyos. Kasi, di ba, bago siya pinarosahan, 3 days ay again, dito. Sino po ba ang iyong Diyos? Si Jesus Cristo. Sabi namin na ang Diyos namin ay hindi namatay. At sabi rin ninyo na ang Diyos ninyo ay hindi namatay. Tanungin kita, namatay po ba si Kristo o wala? Hindi namatay siya, pero nabuhay din siya ng tatlong araw bago... Namatay. Ang tanong ko, namatay po ba? So, kahit isang oras, isang araw, namatay. Namatay po siya. Namatay po siya. Ang Diyos namin, walang kamatayan. So, ang Diyos mo ay namatay, hindi pareho. Dahil, ayun nga, nilibing, di po ba? Oo, nilibing. Nabuhay muli, hindi question yun. Ang question yung namatay. Kasi yung namatay ang Diyos, eh sino ang Diyos? Di po ba? Isa lang ang Diyos eh. Pag namatay siya, ang Diyos, brothers, ayon, kahit sa Biblia, ang Diyos walang kamatayan. Basahin natin sa 1 Timothy chapter 1 verse 17, ang Diyos ay walang kamatayan. God is immortal. Okay? Ang Diyos ay hindi nagugutom. Ha? Di po ba? Is Jesus nagugutom o wala? Kahit naman na kasi siya eh, nagkatawang tao siya kasi
Dahil sa kanyang ama, ginawa siyang tao. Kaya siya nagugutom ngayon. Ibig sabihin, ang Diyos, yung ama. Yung ama. Yung anak. Trinity sa amin. Okay. Yung anak, Diyos din yun. Yung ama, Diyos. Yung anak, Diyos. Kulang yan. Dagdagan mo. Espiritu Santo. Espiritu Santo. Ito, iklaro ko lang ha. Sa amin, pagsabi namin Allah, Allah, walang Espiritu Santo. Wala siyang, anak. Kasi pag sinabi mo nga, Diyos na, ama, Diyos na anak, Diyos na Espiritu Santo, ilan ang Diyos? Pag-ipaliwanag mo yun, Trinity kasi yan, isa rin. Okay, Trinity, pero ang tanong ko, Diyos na ama. Diyos anak. Diyos anak. Diyos Espiritu Santo. Ilan ang Diyos ngayon? Tatlo. Tatlo? Anong sabi ni Jesucristo? Isa lang ang Diyos ni Jesucristo. Ito ang buhay na walang hangganan, na makilala ikaw, na ikaw ang nag-isang Diyos, na tunay, Diyos na tunay. Sabi ni Jesucristo, hindi tatlo. Tinanong si Jesucristo, isa lang ang Diyos. Tinanong si Jesucristo, sino ko po ba? Sabi niya, ako'y tao. Wala namang turo sa Biblia nga si Jesus nagsabi na akong Diyos eh. Ang nagturo nga si Jesucristo ay Diyos, simbahan, pastor, pare. Pero kailanman si Mary, kilala mo si Mary, di po ba? Imagine si Mary, anak siya ni, na nanay siya ni Kristo, di po ba? Imagine, daladala niya yung anak niyan, nag-DDD yun, di ba? Wala pang promil noon eh. Wala pang yung kanbang, agatas. Dito yung sa dibdib, nag-DDD si Jesucristo. Do you think ngayong nag-DDD si Jesucristo, si Maria nag-isip, Diyos ito? Di ba, umiibak si Jesucristo? Siyempre bata, umiibak yun. At ang ibak ay mabaho. Imagine habang nilinisan ni Maria yung ibak ni Jesucristo, iniisip ni Maria, Diyos ang nag-ibak. Ay, hindi naman siguro. Ay, nag-ihilig to si Jesucristo, wala pang pampers dun eh. Umiihi din yun, nabasa si Maria. Nag-isip kaya si Maria na nag-ihi ang Diyos? Eh, wala. Wala po. Sa Islam, is pagsabi mo ang Diyos, si Allah, isa lang. So, pagsabi mo na ang Diyos namin, si Allah at si Jesucristo ay pareho, hindi po. Si Jesucristo ay nagugutom, si Jesucristo ay umiiyak, si Jesucristo ay natutulog, si Jesucristo ay namatay, inilibing. So, hindi ito Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi kagaya ng tao. Pag nagugutom, gagaya ng tao. Kumain, mihi, may-ari, kinuli, ay tao. Kaya sa Lucas 2:21, si Jesucristo tinuli. So, gaya sa atin, lalaki. Ang Diyos ay hindi natin siya masabi, babae or lalaki. Okay, maliwanag. So, hindi pareho. Okay, at least natin. Dagdagan namin ng regalo. Baka may magtanong pa. Saan yung ibang regalo? Salamat po, sir. Alam, may tanong pa, brother. Salamat po. Salamat po. Ano ibig sabihin, sir? Regalo. Jihad. Jihad. Oh, bito. Regalo, ano dyan? Ang ibig sabihin ng jihad, ibig sabihin, struggle, baga sa English, struggle. Mali yun na translation niya, holy war, mali yun. Supposing, nanigarilyo ka no? Ayaw mo naman nigarilyo, jihad yun. Nakakita ka ng babae na maganda, hindi mo asawa, pinigilan mo sarili yun, jihad yun. Jihad yun. Halimbawa, patayin ako, patayin ko rin. Ha? Pwede yun. Ay hindi yun, dahil ang jihad, hindi personal. May ibig sabihin, patayin ako. No. Eh, unahan ko siya. Yeah, sa Islam, depends. Kung tatakbo, takbo ka. Kung makaiwas ka man, may dala siyang itak. Hinahanap ka, patay, takbo ka. Oh. Pag hindi ka na makatakbo, na corner ka, wala ka nang itong magawa. Ayun. So, self-defense. Oh. Pero kung naghanap siya, saan ba yun? Kasi, anong pangalan mo? Yusuf. Yusuf. Patayin ko yung si Yusuf. Saan ba yun? Ay, ikaw pala si Yusuf. Ando, no? Unang umpa. O, di ba? Kasi patayin mo rin siya. Di, sa Islam, basta may panahon pa iwas, iwas tayo. Ah, okay. Tanong. Ah, sige, tanong, brother. Sige, brother, may tanong. Sige. Yung Muslim naguhugas. Naguhugas? Hindi ka ba yun dito? Ah, okay. Ah, bakit daw? Maganda ito, ganun. Ganun ito yung style, no? Naglalakad-lakad. Oo. Kaya ko lang ito na-discover na okay lang pala, no? Maglakad-lakad. Nasa loob. Anong tanong, brother? Bakit na... Bakit daw yung naguhugas yung mga Muslim? Muslim o hindi? Christian? Muslim? Okay. Ang tubig, brother, ang tubig, ano ang gamit ng tubig? Inom, maliban sa inom, pangsaing, panggulay, ano pa? Panghugas. Ha? Example, ha?
Tinuturo kasi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na basta may tubig, gamitin ng tubig pang hugas. Example ito, ha? Example, itong lamesa. Pag may ibak ito, ibak, punasan mo ng tisyo, kahit ilang tulinada pang tisyo, punas mo sa ibak, amuyin mo, nandoon pa rin yung ibak ang amoy. Pero lagyan mo ng tubig, lagyan mo pa ng sabon, amuyin mo, wala na, dahil sa tubig. Pero kahit saan dito, ha? Kamay natin, may ibak dyan, punasan na punasan mo, amuyin mo, ah, nandoon pa rin. Ah, so, at talaga ang tubig, agi, tinuturo po ito ng Allah para gamitin sa tao maliban sa inumin, gulay o ano pa ay panghugas ng marijuana. So, yun po ang dahilan na maghugas ang Muslim. Imagine kung mag-iba ka, tapos, ha? Gusto rin mag-iba. Eh, Muslim na siya. Muslim. Tausog ka? Maranao? Balik Islam? Ha? Balik Islam din. Okay, may, nag-aaral ka ba dito? Kaya sa aba ko. Pwede kayo mag-aral, brother, tuwing, balik ka dito, mag-aral, tuwing, tuwing Friday. Alas 8, kita mo yung building na yan, punta ka doon sa 4th floor, mag-aral ka, para sayang ba ang oras, Biyernes. Alas 8 hanggang alas 11, para madagdagan yung kalaman mo. Okay? So, punta ka doon. Pagkain. Pagkain, libre pagkain doon. Marami tayo, hindi lang, mga 100 tayo. Okay?